Makakasama na po natin sa kabilang linya si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga po, Yusek Rari. Opo, Yusek, muli po nag-release ng pondo ang DBM para sa SRA ng mga healthcare workers na aabot po sa 888 million. Nasa ilang mga healthcare workers po ang inaasahang mabibigyan nito at kailan po ito maibibigay ng DOH? Yusek Rocky, yun pong 888 million ay inaasahan po natin sana ay matanggap na natin yung actual po na SARO galing po sa DBM on Monday. This will cover about 97,560 healthcare workers para po dito sa SRA na to. Opo. After itong batch na ito, Yusek, ilan na lang po yung kulang ng DOH na kailangan pong i-compensate na SRA benefits? Yes, Yusek Rocky, no? So kung matatandaan po natin, nakapag-release na tayo ng almost 7 billion pesos para po sa 300 plus thousand na healthcare workers. Ito pong mga karagdagan, ito pong naunang 300 million for 20,000 healthcare workers and this 888 million for almost 100,000 workers, karagdagan na lang po ito sa listahan, hindi pa po natin nakukuha yung kabuuan dahil may nagsusumiti pa rin daw po sa mga regional offices natin na mga listahan sa kanila mga healthcare workers. Opo. May tanong lamang po ang ating kasamahan sa media. Ano po, tanong ni Dano Tangkungko ng GMA News. PMP Chief Eliazar directs daw po si IDG to coordinate with FDA. Doon daw po legal sale ng tocilizumab. Ano po ang komento ng Department of Health dito? Yusek Rocky, meron ho tayong regulation para sa mga presyo ng ating mga gamot, especially during public health emergencies. Ito pong tocilizumab natin, meron ho tayong suggested retail price from 13,000 to 25,000 pesos po per vial. Depende sa milligrams ng vial na kanilang binibili. Meron ho tayong sanctions for those who are going to violate our suggested retail prices, especially during these times of the pandemic, kung saan nagre-range po from 1 year to 10 years ang imprisonment and 5,000 pesos na fine up to 1 million pesos na fine. This is based on the discretion of the court. So ito po ay isa sa gawa natin kapag nakakita tayo o nakapag-imbestiga ng mga facilities o drug stores that are doing or going beyond the suggested retail price. Opo, sunod pong tanong niya, kumusta po ang sitwasyon sa mga ospital at emergency room? Yung healthcare workers daw po are saying na hindi raw po tugma ang data ng DOH sa nasa ground. Tama po yan, ano, Yusek Rocky, we are trying to monitor the situation. There is kind of a disconnect dahil syempre po ang ating mga ospital nagsusumiti sila ng confirmed positive individuals. Yun pong mga suspects and probable na nailalagak din sa mga ospital natin ay hindi po nabibilang ng husto. So we are trying to coordinate now with our hospital so that they will also report to us suspects and probable cases. Opo. Kumusta daw po yung supply ng tocilizumab ngayon? Maraming ospital daw po nagre-report na out of stock na yung gamot na ito. Tama po yan, Yusek Rocky. Ano, nagbigay na rin po ng announcement ang manufacturer ng tocilizumab dito sa ating bansa na meron na ho talagang pagkulang at shortage. And this shortage will end until December of this year. So humahanap po tayo ngayon ng mga alternative na gamot na pwede po nating maibigay, mga repurposed drugs din po ito. Ito pong mga investigational drugs na po na ito ay atin pong kinakalap sa iba't ibang sources. Meron po ngayong available yung baricitinib na ginagamit din po ng ating mga ospital. May CPR po ito at ito po ay nagagamit na ng ibang mga facilities natin. Meron din po tayong pakikipag-usap sa private sector. Tinutulungan nila po tayo makapag-source out ng mga gamot na ito sa ibang bansa naman po. So hopefully in the coming weeks, matutulungan po tayo ng private sector for these supplies.
Opo. Tanong din po ito ni Ryan Lesigas ng PTV. Ang sabi po na expert panel, posibleng mayroon na silang desisyon sa paggamit ng booster shot sa susunod na linggo. Sa panig po ng DOH, nasaan na po tayo sa usapin ng booster shots? Yes, si Rocky, no, na ipaliwanag ko po kahapon na ang atin mga eksperto, hindi lang po yung vaccine expert panel. We have the NITAG, we have NAFIC, we have HTAC, and we have the TAG experts. So ito pong vaccine expert panel, ang kanilang mandato ay para suriin kung magiging safe at saka magiging efficacious sa mga bakunang to kung gagamitin for booster. And they have given that recommendation na pwede naman sa healthcare workers and immunocompromised individuals. Pero syempre, kailangan pa rin natin kunin yung tugon at rekomendasyon ng iba nating eksperto because we need to talk about equity, we need to talk about efficiency, efficiency in spending of government. So pag-uusapan ho ngayon Lunes ng mga eksperto at magbibigay po tayo uli ng ating rekomendasyon sa DOH at saka sa IATF. Opo. Follow-up question po ni Catherine Gonzalez ng Inquirer. Ilang percentage po ng total population in the country ang dapat muna mabakunahan bago ma-consider po ng gobyerno ang pag-administer ng booster shots? Well, pag pinag-usapan ho natin ang percentage ng population to be vaccinated, unang-una, kailangan ma-achieve po natin yung population protection. And when we talk about population protection, we are vaccinating those people who are most vulnerable. So ito po yung healthcare workers, senior citizens, at saka yung mga may comorbidity. So yung ibang eksperto po natin, tinatalaga na at least 50% sana ay nabakunahan na para hindi naman po ma-disenfranchise yung mga taong hindi pa nababakunahan kahit isang dose kung tayo po ay sasabak na sa booster dosing. Opo, tanong naman po ni Job Manahan ng ABS-CBN News Online, are we looking at ivermectin as an alternative treatment for COVID-19 patients right now amid the low supply of tocilizumab? There were reports daw po on social media that some senior citizens who use it had some adverse side effects such as loss of control for bowel movement and liver issues among others. Yes, you say, Rocky, no? So sa ngayon po, wala pa hong medical consensus and there is still no evidence to support the use of ivermectin in treating COVID-19. Hindi po kami against sa paggamit ng investigational drugs. Pero kailangan masiguro natin na mga yung mga gamot na gagamitin ay magiging ligtas po ang ating mga kababayan. So sa ngayon, wala pa hong sapat na ebidensya ang ating ivermectin para ibigay po for COVID-19. Opo, tanong naman po ni Weng Hidalgo ng ABS-CBN News, kailan po ang implementation ng Moderna for adolescent use? Will this help fast-track face-to-face classes even in high school or limited to college? Mr. Krafi, sorry po, you're having gas. Can I have the question again? Opo, kailan daw po magagamit yung ng adolescent ito pong Moderna? Tanong po yan ni Weng Hidalgo ng ABS-CBN, ito po ba daw ay mas magpapabilis sa sinasabi natin face-to-face classes even in high school or limited to college? Well, yan po yung objective naman actually. Mga bata ay mabakunahan din po natin. Kaya lang, kailangan pag-aralan pa rin po talaga maigi ng ating mga eksperto. Atin pong pag-uusapan yan sa Lunes na pag-uusap ng all experts kung ano po ang magiging rekomendasyon nila. Kailangan natin tignan yung safety. Pangalawa po, syempre, yun pong again, ilang populasyon po ba or ilang number ng mga bata ang kailangan natin bakunahan para makita po natin how it's going to be part of the vaccination program based on the supplies that we have right now. Pero hindi po natin sinasabing hindi natin gagawin, sinasabi lang po natin pag-aaralan at magbibigay na po ng rekomendasyon sa Lunes ang ating mga eksperto. Opo. So, ang second po niyang tanong, gaano daw po ito ka-safe sa ating mga adolescents? Opo.
babalikan po natin si Yusek Berhere. Opo, una pong binabanggit ni Yusek Berhere, ito pong pakikipagtulungan po ng DOH at sa PNP kung saan nagkaroon po ng kautusan si PNP Chief Eldesar dito sa sinasabing illegal na pagbebenta ng tocilizumab, na ang sabi po ni Yusek Berhere ay dapat pong maintindihan ang mga gumagawa nito na nag-overprice, na may kaukulan pong penalty dito po sa mga magbebenta ng sobrang mahal na kailangan pong gamot para po sa COVID-19, at ang kanya pong paalala at ganun din po yung kanyang apila na huwag naman po sanang samantalahin ito ng iba. Samantala, balikan na po natin si Yusek Berhere. Yusek? Yes, Yusek Rocky. Opo. Ang tanong po ni Algo, gaano po kasi para sa adolescent at kailan po, ilan daw po ang target ng DOH na mabakunahan nitong Moderna? Pag tinignan ho natin yung kung ano yung emergency use authority ngayon, these are 12 to 17 years old children. So ito po yung atin unang target para po dito sa children's vaccination kung sakasakaling magbibigay na po ng rekomendasyon ng ating mga eksperto. Opo. Mula naman po kay Michael Deliso ng ABS-CBN, bakit po kailangan itaas sa 80 hanggang 90% ang target mabakunahan para sa herd immunity, at kailan po ito target ma-achieve ng gobyerno? Ilan po ang katumbas na dapat mabakunahan sa 80 to 90% na herd immunity? Yes, it's a cracky, no? So, with these mutations of the virus, nagkaroon na po ng epekto ito mga variants of concern sa ating mga bakuna, kung saan napababa na po nito yung mga efficacy against symptomatic infections. So ibig sabihin, nakikita ho natin na kahit bakunado ay nagkakasakit. Pero ang nakikita rin natin na maganda, against severe infections at saka deaths, hindi naman po nagkakaroon na mataas na bilang. Ibig sabihin, ang lahat ng bakunang meron tayo ngayon ay nakakaprotekta pa rin sa severe at saka sa mga critical at saka sa prevention of deaths. Ngayon po, itong herd immunity na ito, it's a long-term goal of government. And because the efficacy against symptomatic infections has been affected already, kaya po yung ina-achieve natin na dati 70% lang ay pwede ng herd immunity. Ibig sabihin, 30% cannot be vaccinated and they still can enjoy the protection. Pero ngayon, tinataas na po ng mga eksperto natin up to 90% because of the effect on the efficacy of the vaccines. Opo. May kaugnayan din ang tanong dyan ni Chrissy Dimatulak ng CNN Philippines, infectious disease expert Dr. Ron Gingsulante suggesting to recalibrate the country's vaccination target and aim for the inoculation of the 100% of the population for herd immunity. Can we actually vaccinate more than 100 million Filipinos? Is it feasible? Do we have enough funds for it? When we talk about vaccinating the whole population of the Philippines, ito naman po ay isa sa goal natin. Kaya pag tinignan natin yung prioritization framework natin, meron tayong A, B, C category. Yung A pa lang ho ang binabakunahan natin ngayon, B and C are the rest of the population. And this will comprise the whole population of the Philippines. When it comes to supplies, we are guaranteed with 194 million doses. So ibig sabihin, almost mga 100 million po ay mababakunahan natin basta dumating ang supplies until the end of the year. Meron din po tayong option or contingency plan kung saan naglalaan po tayo ng pera na kung kasakasakaling mag-spill over tayo for the first quarter of next year to finish the rest of the population hanggang until we can get, no, that safety clearance coming from our experts na lahat na po ng age groups ay pwede ng bakunahan. Opo. Sunod pong tanong niya, for an update daw po regarding sa IATF meeting kahapon about recalibration ng quarantine classification. Yusek, kung ina-expect mo ba natin na by September 7 ay ganito na ang magiging polisiya, at ano po ang naging rekomendasyon ng DOH sa IATF tungkol dito? Wala pa hong naging agreement kahapon. Amin pa rin pong patuloy na pinag-aaralan ito pong bagong policy shift
kami po ay magkakaroon ng pakikipag-usap sa Metro Manila and Development Authority, pati sa local governments, para po makonsulta sila regarding this policy shift. So magbibigay po tayo ng information as soon as IATF decides on this already. Opo. Tanong naman ni Red Mendoza ng Manila Times, sinabi po ng OCTA na ang projections ng DOH na 16,000 to 43,000 na kaso per day sa NCR sa dulo ng buwang ito ay magiging mas malala pa sa sitwasyon ng India at Indonesia. Ano po ang reaksyon niyo dito at ano po sa tingin ninyo ang implication nito? Yusek Raki, kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan. Ito pong pinapakita natin na projections, these are not certain. Ibig sabihin, pwedeng marating o pwedeng hindi marating ang mga numero na yan. It will depend on the factors that we have included dun sa assumptions natin. Kung may improve po natin ang vaccination coverage natin, may improve po natin yung shortening detection to isolation, if we can improve on our compliance to minimum public health standards, malaki po ang tsansa na hindi po natin mararating ang numero na yan. At nakikita na po natin yan dito sa NCR, kung saan they were projected to have about 83,000 active cases by the end of August. Pero ngayon po ang kanilang active cases lang ay 48,000. So ibig sabihin po gumagana ang mga interventions na ginagawa natin dito sa NCR. At sana po ma-replicate natin sa buong bansa. Opo, second pong question niya, hindi po ba kailangan daw gawing mas conservative ang estimate ng DOH dahil ang una pong projection ng OCTA ay bababa ang kaso sa Pilipinas by the third week ng September at magkaroon ng improvement sa ating response? Actually, itong projections na to, Yusek Raki, ginagamit namin for planning purposes. Para alam po natin kung ilang resources ang kailangan natin, ano ang mga kailangan nating gawin, and it serves as a flag to the public kung ano ang dapat i-expect. Ito pong amin pong projections ay nire-recalibrate namin every week, based on the number of cases, based on the factors that I have just mentioned. So, hindi ho namin kailangan baguhin, kailangan lang regularly ina-update. Opo. Last question po ni Red Mendoza. Sa September 7 ay matatapos na po itong extended MECQ. Sinabi po ng OCTA na dapat daw i-extend ng 2 weeks. Pero ang HPAC po nagsasabing kailangan ng gumawa ng permanenteng solusyon dito. Ano po ang napagdesisyonan ng IATF tungkol sa bagay na ito? Katulad ng sabi ko kanina, Yusek Raki, pinag-uusapan pa rin ng IATF. But definitely, we are re-strategizing. Tumitingin tayo sa mga bagong strategiya. Tinitignan natin kung ano na yung mga nag-work, ano yung hindi nag-work, para po mas maayos po ang maging response natin in the coming weeks. So magbibigay po tayo ng information sa public in the coming days. Mula naman po kay Angel Movido ng ABS-CBN News, we now see a steady decline post-ECQ na naupalaw daw po ay supposedly nararamdaman, if ever, or will cases continue to rise? Well, katulad po ng pinakita natin dun sa ating mga projections, yung pong mga scenarios na atin pong pinakita, kahit po tayo ay magkaroon ng pangmalawakan na community quarantine restriction, patuloy pa rin pong tataas ang mga kaso hanggang sa dulo ng Setyembre. So atin pong ine-expect na patuloy pa rin po yung mga kasong tataas. Ang atin na lang pong hope ay yung mga severe and critical, huwag na po sanang dumami pa. So dapat po magpabakuna, alagaan natin maigi yung mga nakakatanda at saka yung may mga comorbidities para po hindi na po mapuno ang ating mga ospital. Opo, Yusa, kumusta daw po yung monitoring sa breakthrough COVID infections? Nakikita po natin ngayon, Yusek Raki, no, na across all vaccines right now, may mga breakthrough infections talaga. And these are usually mild and asymptomatic cases. And yung mga severe at critical ay iilan lang naman po. Nakikita natin most of those who are getting hospitalized with severe and critical are still the unvaccinated. But yes, we tell everybody there are breakthrough infections. At gusto ho natin magpaalala dahil kahit bakunado na po tayo, tayo po ay pwede pa rin magkasakit, pwede pa rin po tayo makapanghawa sa iba.
Okay, maraming salamat po sa muling pagtanggap na aming paanyaya, DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Thank you very much po.